Yun o, guys. Pasilip ko lang saglit yung view dito, ano. Bago tayo magpunta sa ating content. Ayan, nandito ko ngayon sa ilalim ng puno ng santol. Ayan. Alright, guys. Kumusta? Welcome back to my channel. Kalimi Online po. Nakita niyo yung view dun sa harap, ano. Share ko lang yan. Ngayon, guys, ang ating pong magiging content ngayon ay tungkol po dun sa yung 10 piso na bimetallic coins na year 2006. Ayan na naman ako, nabubulol na naman ako. On the spot kasi yung mga ano ko na yan, you know. Year 2006, ben, 10 piso bimetallic coins. May mga nasasabi kasi na yung 10 piso daw na yan eh, mahirap na daw hanapin, may value na, nabibili ng 500. Ngayon po, kaya ko po ginawa itong content nito, bibigyan ko po ng paliwanag yan sa abot ng aking yung paliwanag na out of the box kasi yun na nga, fake news daw na may value yan. Kaya ang tanong dyan, may value nga ba o walang value ang year 2006? Kaya samahan niyo ako ngayon. Tara! Alright, guys, sa mga bago lang po sa ating channel, guys, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-on niyo po yung notification bell, kailangan po kasi yan para ma-notify po kayo kapag meron tayong bagong content. Okay, guys, tanongin ko muna kayo na meron na ba kayong year 2006 na 10 piso by metallic coins BSP series coin. Ayan, nag-iisa lang to, guys, itong aking 10 piso na ito. Ayan siya. Hawakan natin para ma-close up natin. Medyo maganda pa ang kondisyon na itong 2006 ko na ito. Ano. Kung bibigyan ko ito ng grade, nasa extremely fine. Kaya kikita nyo naman, ano, makinang pa siya. Kahit circulated na siya, maganda pa rin siya. Sharp pa ang mga script niya. Kaya last you can see, guys. Ano. Alam niyo po kasi, may mga naririnig ako na fake news daw na may value na ito at yung iba nga sinasabi nabibili na nga daw ng 500, ibinibenta doon sa mga bagong coin collectors. Well, ang masasabi ko lang po dyan, guys, ano, doon po sa mga nagsasabing face value lamang ito at wala daw po itong value ay sasabihin ko po na mali po yun. Ang katotohanan po ay meron pong value ito. Kasi doon pa lang sa kanya face value, value na yun, di ba? Face value na ito, 10 pesos. So, may face value siya, no? So, hindi naman sana may miloso po ako, guys, ano? Meron talagang value ito. Kasi po, kahit sa animista, meron pong value ito. Kahit din doon po, sa titingnan natin sa Numismatic Guarantee Corporation, yung pinakamalaking website na nagbibigay ng grade, yung kumikilatis ng mga barya sa buong mundo, eh meron pong value itong year 2006. Pero siyempre, sasabihin ng marami, eh common lang yan eh. Napakarami niya, napakaraming mintage niya. Kahit tingnan mo sa namisa, mataas ang mintage niyan. Oh. Tama po yun, napaka-common nga po na itong coin na to. Very common po ito. Pero ang pinag-uusapan po natin, eh kung may value nga ba o wala. Meron po yung value. Sasabihin na naman, wala pong pumapansin yan. Kahit i-post mo yan sa mga coin collectors website, hindi papansinin yan. Kasi napaka-common lang yan. Well, ang masasabi ko lang po dyan, minsan po talagang ganoon. Halimbawa po, ako, may hawak ako nito, no? At merong coin collector na naghahanap at wala siya nito. Pag tinanong niya ako, boss, meron ka bang year 2000? Oh, meron. Sige, sasabihin niya, pwede ko bang palitan yan? So, depende nga sa inyong magiging pag-uusap yan. So, pag pinalitan niya sa akin ito, pag sinabi ko, maganda pa tong coin ko eh. Sabihin ko, halimbawa na 100, gusto mo bang palitan ng 100? Eh, pag pumayag kayo doon sa inyong kasunduan, at pinalitan niya ng 100 pesos itong 2006 ko, eh, di deal kayo. So, ibig sabihin po, depende pa rin sa inyong magiging pag-usap, pero yung punto po is, meron nga siyang value. Gets niyo po, guys, yung aking po nga ibig sabihin, ano? At meron naman nagsasabi na meron nagbebenta niya 500. So, napakataas naman nun. Ikaw mo lang yan, bakit 500 ang benta niya? Ang sagot naman po dyan, kung ikaw naman po ay may hawak na year 2006 at napakaganda na kondisyon,
Diba? For example, may naganap sa iyo, no, year 2006. Karapatan mo naman po yun, presyohan ng ganun, 500. Sa ayun na magiging start ng inyong bidding. O sige, 500, kunin mo. E, siyempre, mag-uusap kayo dyan. Pag-uusapan nyo pa rin yan. Depende sa inyong magiging pag-uusap yan. Ganun po iyon. So, sa mga trade guys, meron pong value ang year 2006. Eh, magsasabi, asa lang prueba mo na may value yan. Meron po tayo prueba. At titingnan po natin yan sa may lumista. Yung pang-final na value natin, pakikita ko sa inyo, meron po itong value. Ha? So, huwag niyo pong i-skip ang video. Tapusin niyo na po. Total na, simulan niyo na. So, para sa inyo rin po ito, sa mga sa ating lahat, sa mga coin collectors dyan. Ano? Para sa atin po ito. So, tara. Okay, guys. Diyan pa kayo, guys. Makakasan na ba kayo? Unahin muna natin sa lumista. Dami nagtitila o kang manok dito na rininig nyo ba, guys? Ayan yung mga manok na pula, no? Okay. Masana kayo sa aking background, guys. Kasi nati ako dito kasi sa bukod. So, ayan, ito na po yung animista natin. 10 piso by metallic coins. Dediretso tayo ngayon sa kanyang year, siyempre. Mabilis lang tayo kasi yung muli-muli, pumunta tayo sa Numismatic Guarantee Corporation. Doon natin na doon ko ipapakita yung talagang value na yan, binigay ng NGC sa perang ito. Okay. Scroll natin, diretso tayo. Year 2006. Ito. Obers 1 lang, ano guys. Ayan nga po. Napaka-common lang nito, 32% dito sa Numista. Pero ayan nga, sinasabi natin, mayroon pong value. Dito nga lang sa Numista, binibigyan na nila ito ng value. Ito po. Siya po. Sa tingin ko siya po ang may pinaka-mabentang pinaka-nagiging popular dito ngayon sa Numista. Verse 1. Yan. Fine, 28 pesos. So very fine, 30 pesos. Extra fine, 47 pesos. At sa about or almost uncirculated is 161.47 pesos na po ang value dito sa Numista. Yes, meron naman magsasabi dyan, huwag po kayo magbase sa Numista. Okay lang po yun na huwag magbase sa Numista. No? Kung susundin nyo po yung kalakalang nagaganap dito sa ating sa market ng pabilihan ng mga coinsento kasi yan, sinusunod lang nila dyan kung ano lang yung hard to find na mga kailangan ng mga collectors. So, yun po ang binibigyan talaga nila ng mga value. Ayan. Pwede nyo pong sindin yun. Kasi yun naman po talaga. Pero ang nga, pinupon natin dito, meron din pong value ang ibang mga coins. Kahit common lang po yan. Katulad nga po dito sa Mista. At panghuli, titingnan natin sa NGC kung anong value ang kanilang ibinigay dito sa year 2006. Ito. Pakita ko sa inyo guys ng actual na 10 piso. Nandito na po ako sa website ng Numismatic Guarantee Corporation. Search natin yung ating coins. 2006, 10 piso, BSP. Yan, shortcut na lang. Lalabas naman yan eh, kung mayroon talaga. Search. Eto, ayan, lumabas na siya. NGC, NGC search results. Ayan. Philippines 10 piso, KM278 prices and values. So, values. Nakita niyo yung values guys, di ba? May value talaga. Ayan, no? Huwag po nilang sasabihin na walang value itong 2006. Mali po yun. Kung yung international nga guys, di ba? Nagbibigay ng value sa ating pera. Di ba? Tayo pa kaya na sariling atin ang pera. May value yan. Basta maganda pa. Huwag lang yung talagang perang halos barag-barag na. Wala na yun. Siguro, pwede na ipakilo yun. Kung marami kang barag-barag na pera, may value pa rin yan. Pakilo mo. Oh, di ba? May value pa rin. Ayan, no? So, ito. Sana ba yun? Year 2006 yan. I-close up natin. Ano? Yung highlighted ng puti, guys. Ayan yung 2006. Sundan nyo na lang. Scroll ko eh. Ayan, no? Kita nyo. Sa verifying condition, $0.60. Ang value sa extra fine is $0.80, guys. Ayan. Tapos, grade na $61.50. Kapag ganyan po ang grade, ha, guys, ha? Ayan. Sa 63 na grade, $3 na po. At sa grade na 65, ayan po yung brilliant uncirculated na yan.
Ang katumbas ng grade na 65 na yun, maganda po yan guys. Kasi yung 70 ang pinakamataas na kalagayan ng isang barya. Yan po yung tinatawag nila mint stick. Ayun, yung halos talagang yun na ang pinaka-superb na kalagayan ng isang barya. At ayan yung 65 na grade. Binigay ng Numismatic Guarantee Corporation dito sa ating barya na 2006 ay $4 po. O di po ba mayroon pong value? Kaya mali po yung nagsasabi na walang value. Ito nga NGC International na ibinigyan ng value ang ating coins. So, kuhayaan nyo guys, kung wala po mapansin sa inyong mga coin ngayon, huwag muna tayo mag-focus sa pagbibenta. Ano natin yan? Paalaga natin yan. Kung meron tayong hawak na maganda, itago muna natin yan. At kung magpo-focus tayo sa pagpapalitan ng mga coin, darating naman yung araw na merong talagang maghahanap niyan. So, meron pong value. So, ayan guys ha. Ayan na po ang kabuuan ng ating content ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At medyo napahaba lang ating content kasi kailangan ko pong ipaliwanag para hindi po ako bagabagi ng aking konsensya. Sorry po guys, binibigyan ko lang ng konting aliw ang ating mga pangongoneksyon. Maraming maraming salamat po ulit sa mga bago lang dyan dito sa ating channel po. Mag-subscribe na po kayo at i-on nyo po yung notification bell para palagi kayong updated. So until next time, God bless you all. I'm out.